Magandang umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayo sa araw na ito ng Martes? September 15 na po tayo ngayon. Okay? Medyo maulan ang Davao region, I think, no? Kasi papunta ng Oriental, may akong kakilala na pumunta sila ng Lopon at malakas daw ulan doon. So sa mga pastor dyan sa beach with their family, good morning kayo dyan. Magtago kayo kasi baka mabasa kayo dyan eh. Pangit daw na maligo na sa dagat na mabasa. Okay. So good morning po sa kay Pastor Sirhas, sa kay Pastor Janay Sirhas and sa kanyang family na nasa beach ngayon. Good morning po. God bless you all. Si Pastor Melvin Tolentino, si Pastor Edel. Wow, enjoy kayo dyan ha. So, at least nag night swimming kayo sa gabi. Bakit kailangan ba mag night swimming sa gabi? Okay. Yan sabi nila, ay nag night swimming kami kagabi. Okay. So ingat-ingat no sa ating mga northern boys, i-postpone muna natin sa araw na ito. At sa Friday na po tayo mag kita-kita muli sa ating lunch fellowship. Doon po tayo sa kanila ni Pastor Florence Sumatra sa Mangalcal, Carmen. So instead na Tuesday po,
ilipat natin sa Friday, no? Para marami naman ang makasama. Hindi naman siguro maganda na kami lang kakain doon na anong tatlo lang kami. So sa mga Northern Boys, si Pastor Dapar dyan po sa Santo Tomas, iano, Friday na po tayo magkita. And then kay Pastor Richard Santonia dyan po sa Panabo City, loves, Friday na tayo. And kay Brother Charlie Juarez, alam ko pre, medyo busy ka no? Kasi ganun talaga basta nag-aaral ka. So naintindihan po namin yan. So ingat no? At kita-kita tayo. Sa kay Pastor Jonathan Lubiano, Pastor, alam ko uwi ka ng Maragusan. So ingat-ingat sa pag-uwi. And then good morning na po sa kay Aimee Subibi. Okay, good morning po. Pastor Arnel Masitas dyan po sa Bacolod City. Good morning, Pastor. Good morning, Pastor Ray Sarsuela Chespa. Maulanon nga aga dira sa imo. Amo man medyo gumguuman ang chimpod diri sa Bacolod. Okay, so good morning po sa inyo. Talagang siguro maulan na talaga, no? To Lingling, okay? Dyan po sa Canada, mayong aga dira sa imo, Ling. O ano man nga oras dira sa inyo. To my wife, by BMW, good morning din po. To Brother Herli Kaliao Dangagan Jr., good morning. Brother, sa taga, saan nga niyang lugar niyo? Brother Henry. And to my brother, kay Brother Tutong. Well, Tong, good morning. Tawag ako mamaya sa inyo, Tong. Pwede matawagan tong number mo, no? Usap-usap naman tayo. Okay, so good morning. Good morning dira sa inyo. And to all the our listeners and our viewers, magandang umaga po. Kung saan sulok naman ng mundo, magandang umaga, magandang tanghali, magandang hapon, o magandang gabi. Ito pong inyong lingkod, kaibigan, Pastor Rez Sarsuela Chespa ng Northside Baptist Church po dito sa Davao City. So, talagang malamig ang panahon, no? At sarap lang matulog, okay? Manood ng Netflix, okay? Then kakain ka ng lugaw. Wow, sarap yun kasi malamig ang panahon. Happy birthday po to my ihado and also to my inanak, si Jan Gabriel San Pedro. Anak, happy birthday po sa iyo. Huwag ka muna maglaba, huwag ka muna magluto. Ay, higa ka lang dyan, maglaro ka lang ng, ano na, no? Ng ML. At sabihin mo sa kay daddy mo na bilhan ka ng Starbucks para naman sa birthday mo. Okay? Anak, I love you so much. Namimiss ko na kayo dyan. At and to all the San Pedro there, Pastor Bong, Pastor Salde, sino ba? Mga Guna family. Okay? So, good morning po sa inyo dyan. No? At alam ko po na ang Diyos ay masarap pag meron kang Diyos sa puso mo. Okay, to Pastor Jonathan Nana, no? Yado ha, sa Friday na tayo. At doon tayo magkita-kita na lang. Sa ating Northern Boys Lance Fellowship sa Mangalcal Carmen. Doon po tayo sa kanila ni Pastor Sumatra. Okay, so sana na parating natin itong ating mga announcement. At nag-enjoy tayo doon, no? So Friday tayo magkita kasi masarap yon. And to Ma'am Roslyn Bagay, ingat kayo po sa inyong biyahe papuntang Lupon. At sana nanging okay ang inyong transaction doon. Kindly regards to all your mga kasama dyan sa van. No? Sabihin na sa driver na huwag masyadong mabilis, mga 140 lang ang takbo, no? Para makarating sa Lupon na maaga. Okay, so sa mga ating pong mga ano na, sa ating pong mga kapatid sa Panginoon, thank you so much to Ma'am Jocelyn Cunyado Carino Absidi. Good morning ma'am sa inyo sa Compostela kasama si Pastor Gisette at inyong cute na baby si Shasha. Okay, so and then to may mga anak ko, I mean ang member ng Northside Baptist Church, magandang umaga din po sa inyo. Kumusta po kayo sa inyong trabaho? May God bless you. And also sa inyong mga negosyo, no? At palaguin ito ng Panginoon. Okay? So, kumusta po tayo? At alam ko po na ang Panginoon ay okay po siya. Okay? So,
ang may mga klase na rin ngayon, no? May mga private school na nag-start na kanilang klase through online. I think ang government will start their class next month na, I think, no? October 5, I think, if I'm right. So dito sa Davao po, bumalik na po ang Rojas Night Market. At ang alam ko po, medyo enjoy na dito sa Davao. Kunti na lang ang aming ditong mga cases. At salamat sa Panginoon na ang mga tao dito sumusunod. Salamat din sa aming mayor, si Inday Sara, na talagang kalog, joker, pero talagang when it comes sa health or sa situation ng aming city dito, na talagang mayroon siyang pag-ialam. Okay? So hindi naman natin yun makontrol ang mga isip ng ibang tao, but we need to be thankful, no, na mayroon tayong mga leaders, government leaders na hindi corrupt, talagang nagtatrabaho. So sa mga corrupt na mga government employees or officials, tumigil na po tayo, no? Trabaho na tayo. Kasi yan naman ang pinili niyo eh. Ang presidente, talagang nagtatrabaho din. So sa mga kumukontra, okay naman yun. Yan sabi nila eh, democracy daw eh. Talagang hindi lahat ayon, no, sa leaders natin. So Brother Charlie Juarez, Oli, bro, sa Friday tayo magkita. No, I hope na ano na wala kang klase noon, or may, kung may klase ka man, at least malapit lang tayo. Bro, I miss you, I love you. At pagigian mo yung inyong pag-aaral. Next time imbitahin kita dito mag-preach. At para masanay na, no, masanay din tayo. Okay? So, ang ating pong scripture text sa ating morning devotion ngayon ay sa Psalms 38 na po tayo, sa verses 9 to 16. At ang title po is Don't Give Up. Actually, itong ang chapter 38 ay nagre-remind to sa atin regarding sin, regarding sa ating mga sa mga temptation na dumating sa buhay natin. Pero ang Panginoon po ay talagang mayroon siyang grasya. The grace and the mercies of God is really true. What Prophet Jeremiah is telling us, no? There is new every morning, great is thy faithfulness. Ito pong ating insight from His Word, our morning devotion po, kasama ang inyong kaibigan, si Pastor Ray Sarzuela Chespa ng Northside Baptist Church po. Magpipray muna po tayo. Panginoon, salamat po sa umagang ito na binigyan mo naman kami uli ng isang privilegio at opportunity that we could listen and we could meditate your words, and your words could encourage us. Thank you, Lord, that you rebuke us from your words. You discipline us. You give us sometimes powerful words, heavy words, not really to insult us, not to break us, but to discipline. Because I know that we need that, Lord. Thank you so much, Lord, for your love. Thank you so much, Lord, for provisions. Thank you, Lord, that you provide our financial needs day by day, food in our table. Thank you, Lord, for the weather. Salamat umuulan. May mga area po dito sa Mindanao na nangailangan ng ulan. Ang aming mga farmers, kailangan nila, Panginoon. So Lord, thank you so much. Ingatan mo, Panginoon, ang nagta-travel, sila ni Sister Rose, going to Lupon, kasama kanyang mga kaibigan, kasama sa trabaho. Ang driver, Panginoon, ingatan mo rin po ang mga makasalubong nila and most ang kanilang transaction doon sa Lupon, na maging okay, Panginoon, ang kanilang tripping, kanilang pag-view sa lugar. I pray, Lord, for more clients for them. Also praying, Lord, for Pastor Janice, Pastor Idel, Pastor Melvin, and their families na nasa beach ngayon, Panginoon. They are enjoying the nature. So Lord, ingatan mo rin po sila. May your blessing be upon them even as they return home this afternoon. So I pray also, Lord, for Pastor
the Parr and his family ministry doon po sa Santo Tomas. Bless them, Lord. Pastor Ruiz, Grace, and their family also sa New Katipunan, doon po sa Santo Tomas din. And the brethren there, O Lord, be with them. Pastor Richard Santonia and his family and ministry sa Magsaysay, use them, Lord, mightily. And Pastor Florence Sumatra and his family at ministry din, Panginoon, sa mga Alcal Carmen at ang kanya pang ibang mga activities. Also praying, Lord, for our birthday celebrant, Pastor Dwayne Raffles, si JJ San Pedro. Oh Lord, I've been praying for him. Continue to use him mightily, Lord, kanyang trabaho, kanyang family. I pray, Lord, for their needs also. Also praying, Lord, for Brother Tutong Delcano, ang kanyang family sa Kirayan. Bless them, Lord. Salamat sa kanyang pagka-generous. At tuloy-tuloy ito, Panginoon. At salamat na makapiling niya na ang kanyang pamilya. Also pray for Rose Gabion doon po sa Las Vegas. Ang kanyang trabaho, Panginoon. O Lord, bless her. Also praying, Lord, for the family of Pastor Gisette and Jocelyn, Ma'am Jo. Absili doon po sa Compostela, Davao de Oro, ang kanilang baby din po si Sasha. Ang ministry, kasama si Pastor Gundaya. Also to my Maninoy, Felix Oxenia and his wife, Maninay Luz, doon sa Kalaka. Ingatan mo din po sila, Panginoon. Kanilang trabaho, kanyang family din, Panginoon. Brother Victor C. and Myra Joyce C., Panginoon. I continue to pray for her, for them. Kanilang business, ang health ni Brother Victor, na matuloy na pong operation niya. Also praying, Lord, for Abby, ang anak nila niya, ni Marites saka ni Ron Ron na mga magadan. I pray, Lord, for healing. I pray, Lord, for their needs. I know, Lord, na ginagamit mo ang mga doktor, magamot. But we know, Lord, na ikaw po ang the best namin na doktor na makapagaling ng mga sakit. Yung mga sakit na imposible na mapagaling ng tao, alam ko, Lord, walang imposible sa iyo. Pamilya ni Pastor Retesa, Charlene and their kids, and ministerian Panginoon sa Tibongko. I pray, Lord, for them. Continue to sustain them, Lord. Pastor Loviano, sa kanyang pag-uwi sa Maragusan, Panginoon, ingatan mo rin po siya. Kanyang family. Brother Charlie Juarez, I pray, Lord, for him sa kanyang pag-aaral online sa Doon. Kanyang family, si Bianca, sa kanyang trabaho dito sa Katitipan, kanilang mga anak, Panginoon. Also praying, Lord, for your blessing to each one of us, to my family, to Karen sa kanyang pag-aaral online. My wife, she teach online also. To Casey also, Lord, nagtututur online at ang kanyang application sa DepEd, Panginoon. And also to my mother, sa Negros, be with them. Mga pastor sa Negros, pastor na Masitas, Panginoon. Kanyang family, ministry, Panginoon. Oh Lord, bless them. Sister Ira Torre, Panginoon, sa Olongapo City. Oh Lord, bless her. Kanyang trabaho, kanyang family, personal life. Ati Beatrice sa Balakdaw, Panginoon, doon sa Gumatdang with the Bayaksan family, Laos family, Madalag family. I've been praying also for them, Lord. Also praying, Lord, for Christy Habaro, Panginoon, doon po sa Baknotan. Ang Church of Baknotan, sa Harvest Baptist Church, kay Pastor Maimon Oliverio and his wives. Mga ministry, Panginoon, mga Christians din doon. So praying, Lord, for the Benguet people, mga pastors din doon, Panginoon, Pastor Charlie Notarte, Pastor Grass, Saugin, Panginoon. Oh Lord, be with them. Ang Tubal family, Panginoon, sa Bagyo din. Pastor Hoyo. Oh Lord, be with them. I know that you are a good God of them. A good God of us who give the promises. Pastor Ronolo, kanyang family, ang ministry sa Inawayan, Panginoon. And I know that you will always ask. Member ng Northside Baptist Church, Lord, be with them also. Ingatan mo sila, mga pangailangan, Panginoon. Our government, thank you for our mayor who do her task, her homework. Give her wisdom, Lord, bisan kahit po ang mga counselor, mga kagawa din po. At ang mga kawal ng mga gobyerno, Panginoon, na ang korupsyon mawala na po. Ang aming mga pulis, aming mga militare, Panginoon, aming presidente,
President Duterte, Panginoon, ingatan mo rin po siya. Good health for him. And all my relatives, the Duterte family, Panginoon, sa Bindoy, O Lord, be with them, Grace and Ferdy and his family. Paso Morganda and his family and all the brethren there. We pray also, Lord, for Himamaylan, the Christian's church there with Pastor Bravo, praying that the pandemic will allow us, especially myself, to visit them this coming November, Lord, for their anniversary, that I could visit them. Oh Lord, thank you so much. Our Bible school sa Bukidnon, sa Doon, Mabizanay, sa Debs, oh Lord, be with them. Ang mga estudyante, Panginoon, na nag-a-adjust pa sa online na klase. Oh Lord, salamat sa panahon. Thank you, Lord, for your grace. Thank you for your mercy. Roslyn Bagi, Panginoon, kanyang family din. Praying for her. Ministry din nila, Panginoon, sa Magsaysay. Lord, thank you so much. We love you, Lord. Thank you, Lord, for the grace of salvation. And thank you, Lord, for forgiveness of sin. Bless us, Lord, as we have our meditation this morning. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. So, Brother Delson Tupas, bro, good morning sa imo, no? Sa Tagum. Ano, maulan siguro dyan, no? So, Brother Tutong, Parel, Doy, kumusta na nga ito darang mga ministry? Okay? And to Ate Cathy Cabugua-Siles dyan po sa LA. Mayong buntag dara sa inyo, uban si Pastor Siles po, no? Ugang uban po dara ang mga Kristuhanon dara sa Amerika. Okay? Sa Bukidnon, I know Pastor Pronto, Pastor Blanco, okay? Pastor Dulag, okay? Pastor B-Boy Lumilang and your family, bless. May God bless you. Si Pastor Balsida sa Talakag, no? Good morning din po sa inyo diyan. To Sir Eden Epilipsia Iladio sa Canlaon City, and kay Pastor Iladio, good morning po sa inyo diyan. God bless you. And Pastor Jero Medel dun sa Cagayan de Oro, no? Idol Jack, kumusta si Dayan, no? Kumusta kayo diyan sa Talakag, Pastor Hidalgo also and your family. Okay, so tuloy-tuloy na po tayo. 8:20 na po ang oras. Medyo napataas tayo ng ating mga greetings this morning. Okay. So, you know what? Christians are not supposed to commit sin. But we all know and God knows that hindi po mangyayari, no? But if we do sin, we are not to give up. Kung makagawa man tayo ng mali, makagawa tayo ng kasalanan, huwag na lang magmukmuk. Tatayo, tayo, tayo, di ba? Si David po, si King David, commit sin. Marami siya nagawang kasalanan ng mga grievous sin. Now he was praying for his sin. He prayed for that. He had sown the seeds of sin and now he was reaping the terrible harvest. Maraming nangyayari. But Lord forbid. But he didn't give up. Kaya sabi nga, Lord, restored unto me the joy of my salvation. The relationship that was been broken because of sin. To Sister Gina Albino Bacaltos, na imbang nabigat ka na kayo amin, DJ niya. And to your family, God bless you. So let's remember that though our friends may forsake us, and though our enemy going to attack us, God never gives up on his children. Sabi ni David sa verse 11, my loved ones and my friend stand aloof from my plague and my relatives stand afar off. Sometimes nangyayari po yun, no? Na yung ating mga kaibigan, ang membro ng ating family, lumalayo po sila sa atin. Hindi nga sila tumutulong sa atin, no? So that is the result sometimes when we disobey the Lord. That even our closest friends and our nearest and dearest relatives are of no help to us. And sometimes you're ashamed to tell them what's happened. Di ba? Minsan nahiya tayo pag may gawin tayong kasalanan, you know, di ba? But even when they know, they often avoid us. Nangyayari po yun. Yan ang resulta sa kasalanan na magawa natin.
And when we sin, the enemy wants to fight us, to fight us. He always waiting for the opportunity to destroy us. Ang mga kalaban natin, hindi sila gumagawa ng mga bagay na para sa ating sa ating kabutihan. They were there to fight us and to destroy us. Sabi nga sa verse 12, those also who seek my life lay snares for me. So that is the expression, that is the feeling of King David when he commits sin against God. So would you think that after we ponder or we yield to temptation, the devil would leave us alone? Matapos natin na magawa ang kanyang kagustuhan, iiwanan lang po tayo noon. No, he knows that we're weak and discouraged. So he lays even more snares for us. Lahat na lang ng mga patibong, lahat na lang ng mga bait, ginagawa niya. And then the moment that we yield on those, iiwanan lang tayo. But you know what? God sees the heart. Nakita ng Panginoon ang ating mga puso. Sabi nga sa verse 9, Lord, all my desire is before you, and my sighing is not hidden from you. So this is the experience. It is how King David feel. Sabi pa sa verse 15, for in you, O Lord, He also hears your cry, our cry. For in you, O Lord, I hope. He will hear our prayer of confession and repentance. So sabi ng Bible, if we confess our sins, He's faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Actually, He already cleansed us, but He wants us to acknowledge and to confess and to tell Him our sins that we committed. God in His government must allow us to reap what we sow. But in His grace, He forgives us and cleanses us. See how the difference between the grace and the law? The law, pag nakasala ka, pag naggawa ka ng kasalan, talagang mayroong bayad. May penalty of sin. But in the Lord Jesus Christ, under His grace, He forgives and cleanses us, reaping the consequences of sin is one thing. Experiencing His judgment for sin is quite something else. See the difference? Reaping the consequences of sin is one thing, but experiencing His judgment for sin is quite something else. So don't give up. If we stumble and fallen, nakita ng Diyos ang ating mga puso. At ang ating mga puso na umiiyak, naririnig niya ang ating pag-iyak, ang ating paghingi ng kapatawaran. And the moment that we yield to temptation and we commit sin, nalulungkot ang Diyos. But still, He has an open arms to receive us if we just acknowledge it and to confess it. He will forgive and He will restore us. Kaya nga ang ating mga kasalanan, sa Diyos na lang natin i-confess, isasabihin, kasi pag sa ibang tao and even to your family and even to your closest friend, He will going to judge us. Hindi lang tayo pastor, hindi lang tayo ano na, judge pa rin tayo. Kaya huwag tayong mag-judge sa mga kamalian ng iba. Kung mayroon kang sasabihin, if you're concerned, you just tell him personally or direct message mo sa kanya. So although God requires that we reap the consequences of our sins, He loves us and wants us to restore us to fellowship. So when we commit sin, huwag kang lumayo sa Panginoon. Because willing siya sa pagtanggap sa atin at ma-mend
ang broken relationship because of sins. Don't allow Satan to rob you of God's grace. He forgives, cleanses, and restores. Yan po ang ginagawa ng Diyos. Sa kasatanas, iwanan ka lang niya. Pag sumama ka sa kanya at makita niya na nagkawatak-watak na ang buhay mo, babayaan. Pabayaan ka niya. But God will forgive us, He will cleanse us, and He will restore us. Have you tried to stumble and fall because of sin? Why not confess your sin and repent? Because He is faithful to forgive us. Oh Lord, thank you so much for your grace. Alam ko po tayo, naranasan po natin ito. But huwag po tayong magatubili. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Because we all know na ang Diyos po ay willing 100% natatanggap sa atin. Diba? Idol, good morning. Pastor Balseda, nakaampo na ako sa imo, Pastor. And to Diane and to your two boys. So I know what will be the result of sin. Kaya nga, Christians are not supposed to commit sin. But hindi natin ma-avoid yun, no? Hindi nga natin minsan malalaman na ang nagawa pala natin kasalanan na minsan we don't know. Ganun ka-deceiver ang Diablo. O to Sir Erwin Jose Oleba Manching. Sir, good morning. Mayong buntag dira sa taga-Bibilsanay. Okay? And to all the people there. Si Nina, sino pa? Mungkal. Okay. And also to, sino pa ba yun? Rasyon Fabele. Mayong buntag dira sa inyo. So, God is really, is there. And His promise is really true. And the only thing is to acknowledge and to confess it, because He is willing to what? He is willing to forgive, to cleanse, and to restore us into His family. Oh, what a blessing. Sana po mayroon po tayong nakuhang mga lesson, insight dito po sa Psalms 38 verses 9 to 16. So bukas naman muli, kita-kita na po tayo ha. Alas 8 po tayo ng umaga. Ito pong ating insight from His Word, our morning devotion. Ito po yung kaibigan, Pastor Ray Chespa ng Northside Baptist Church po. Palagi po nating alalahanin, maging tapat po tayo sa Diyos. Kasi po ang Diyos ay tapat sa atin. Magandang umaga muli. Ito pong ating awitin. Okay? Idol, good morning. Wow, unsay atong breakfast dira, Idol? Lami dira sa talakag kaya malamig ang panahon, no? Magkape, chocolate. Wow. How I wish na makabalik ako diyan, Idol. Tagal-tagal na rin, Idol, no, na hindi ako nakapunta diyan. Okay, so pakinggan mo natin ang ating awitin. Ang ating last song. Sudiranin man lagi kang aawit.
sa akin laging daan ang pag-ibig mo. Walang katapusan ng pagmamahal.